Showbiz Kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ng kanta. Kulitan, kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. So, hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat! What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jerry Maya and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming via chat.abs-cbn.com at syempre, live na tayong napapanood sa ating official Facebook and YouTube pages. Kapamilya, happy Wednesday sa inyong lahat at syempre, for today's episode, makakasama natin ang mga bida sa pinakabagong series na ating tinututukan. Walang iba, kundi ang Zoomers. Let's all welcome live here on Kapamilya Chat, we have Chris Ataa, Hardy hello. Bautista, and Ralph Dalayo! Hello. Energy guys, hello! Happy Wednesday, Chris, Hardy, and Ralph. Batin nyo muna ating mga kapamilya. Let's start with, or get ready with me, girl. Go, Chris. Hello, mga kapamilya! Maraming salamat po sa pag-tune in sa Zoomers. Ayun, thanks, Chris. Harvey? Yes, hello, mga kapamilya. Ako po si Harvey Bautista. Maraming salamat sa pag-load ng Zoomers. And Ralph. Hello, kapamilya. Maraming salamat po sa pagpapanood ng Zoomers at marami pa kayong aabangan. Yes. Stay tuned. Let's go! Speaking of that, first of all, congratulations, guys. Last week, napanood natin yung process kung paano nyo nakuha yung roles nyo dito sa Zoomers. Balikan muna natin. Siyempre, nakakatuwa sa amin as viewers na mapanood namin na parang, ganito pala yung process kapag nag-audition yung mga artista for their roles. Kayo, personally, ano yung masasabi nyo na pinaka-unforgettable moment or experience nyo auditioning for your roles? Go hard. Common. Yeah. siguro yung moment na kasi alam na namin na i-film kami. Mm. We had an idea na of ano yung plano nila na okay, i-film yung audition ninyo, ganun, tapos listo. Yung sa akin kinakabahan ako kasi for me, pag audition, yun yung parang worst version ng take mo sa character. So, actually, pagkapasok ko dun sa studio kung saan namin film yung audition part, tapos nakita ko na yung camera, si Direk Ted, Direk Chad, Direk Lauren nakaupo dun. Dun ako kinabahan. Siyempre, kasi diba nandun yung mga bosses natin, kasi i-film pa yung audition, ganun, i-release. So, siguro yun unforgettable moment pagkapasok ko pa lang dun sa studio, tapos ramdam ko yung kababigla. Pero it was a good experience. Okay naman yung kinalabasan. Grabe, oo nga. Doubling pressure considering na napakahusay ng mga nasa harapan nyo. Plus, if i-film pa nga, yeah. Mas doble talaga. Chris, up for you. Sa akin, siguro, yung process ng audition ko kasi iba, nauna sila, makikita dun sa audition, nung mga first process ng audition, sila talaga yung nauna. Mm. Siguro yung pinaka-most memorable is yung tinawagan lang ako bigla, tapos pinapapunta na ako the next day. Parang, we want you to audition sa role na to, ganyan-ganyan, if pwede punta ka tomorrow, ganyan. So, biglaan lang siya lahat. Yung originally, wala talaga ako dun sa audition sa first day. Yeah. Or like sa mga unang araw na pinifilm nila yung audition process. Parang dumagdag lang talaga ako. Wow. Pero Chris, ano nagpa-yes sa'yo na, sige, mag-audition ako? Hindi, grabe naman, ano nagpa-yes? Syempre, decision mo. Oo, hindi naman decision yan. Kumbaga, game naman ako agad. Mm-hmm. Palaban talaga, kahit the next day na agad, laban pero talaga. Yun, pero parang medyo kinabahan ako kasi kumbaga sila na-analyze prepared na nila yung character, prepared na sila, ganyan. Tapos parang ako, bukas na ako agad, yung ganun. Tapos biglaan pa siya. So, ayun, nakakakabad. So, kung doble sa kanila, triple kay Chris pala yung pressure talaga. Grabe naman. Ralph, for you, brother. Well, for me naman, as nung sinabi ko sa auditions, one of my first auditions talaga for a TV show or a YouTube series. Kaya sobrang nakaka-pressure din na, alam mo yun, papasok ko ng... Siyempre, hindi ka familiar sa environment. Mm. Yeah. Like yung sinabi ni Harvey, nakaupo lang sila, Direk Ted, Direk Chad, Direk Lauren. na magpo-perform ko sa harap nila. Kaya ayun, pero sobrang enjoy naman din kaya especially dun sa nakita sa auditions. Mm-hmm.
sobrang enjoy namin yung pag-audition for this show. And sana, nag-translate yun sa totoo show naman. Yeah. And nakakatuwa ngayon dahil puro positive feedback mula sa ating mga kapamilya na nakakapanood na nitong Zoomers ang binibigay talaga nila for the show. Pero syempre, para sa mga hindi pa nakakapanood, papaano nyo i-describe ano ba ang Zoomers? Low pressure. Bakit ako? Ako na lang una, ikaw naman. Okay. Pasa-pasa. Zoomers is a youth-oriented show. So, parang naghahanap sila ng panibagong Gen Z na si Sikat or Gen Z, panibagong Gen Z star. So, kaya ginawa yung Zoomers, kaya rin siya ginawang reality show para makita ng mga tao yung process and makita ng mga tao kung sino ba talaga yung naaayan or nakikitaan ng mga panel ng, ay, etong tao na to, like, this could be the next Gen Z star. Wow. Let's talk about your roles naman. Let's start, Ralph, ikaw, okay. Anong role mo dito sa Zoomers? So, ang role ko dito sa Zoomers ay si Atom. So, si Atom sa school niya is yung super A-lister, varsity student, student leader. President. Student Council President. Kaya, yung siguro, yung tingin niya sa sarili niya, mas nakakataas siya sa ibang classmates niya. Medyo, alam mo, may mafe-feel kang yabang na onti. Mm. But eventually, they find out na may hidden past nga siya. So, abangan nyo yan kung ano talaga ang hidden. Ano yung tinatago ni Atom. Kaya, very complex character din siya pagdating sa Zoomers. Parang perfect fit kay Ralph yung character. Yes. A-lister, mayaman, matalino. Parang Ralph talaga yung embody doon. No? Si Atom yun. Harvey, ikaw naman, your role. Yeah, I play Jigs. He is a aspiring filmmaker, comes from a privileged background, and he means well. May dream siya, may aspirations siya, but siguro ang pinaka-conflict niya is masyado siyang wrapped up sa sarili niyang mundo. May bubble siya, yun nga kasi privileged siya. So yung arc niya sa show is trying to get out of that bubble, be more empathetic towards yung friends niya, towards the Zoomers, ganun. And yeah, yun yung character. Yun ang dapat abangan, kung paano siya lalabas sa kanyang bubble. Kung paano siya magiging kinder. Kriza, ikaw naman. Si Hope kasi, siya yung breadwinner sa family nila. Tumutulong talaga siya sa mommy niya, sa kapatid niya. Tapos, very caring rin siya sa mga tao sa paligid niya. Tapos, ang sobrang taas ng mga pangarap niya. Pero hindi niya alam paano niya tutuparin yun. Kasi, inuuna niya talaga yung family niya. And siguro yung aabangan sa kanya is kung paano ba siya magiging open pagdating sa love and paano ba magbabago yung pagtingin niya pagdating sa trabaho kasi parang wala talaga siyang time sa love kasi nga breadwinner talaga siya. Paano nga magfo-focus sa love or paano nga ba yung perspective sa love ng isang tao na ang focus eh the best for their family talaga, di ba? So yun ang aabangan natin kay Hope. Grabe naman talaga. Ano yung pinaka masasabi niyo na trait ng character niyo na pinaka nakita niyo na parang ako din to ha, parang Kriza to, ha? Parang Harvey, parang Ralph. Mm. Harvey. Ralph naman. Ha? Ralph naman. Ako sige. sige kay Atom. Sa pagiging A-lister, bukod sa pagiging Hindi, sa akin si Atom very driven siya and very high achiever. Kaya alam niyo kahit first show ko itong nagawa, sinikap ko talaga na bigay yung best ko. Alam ko naman po na hindi ako as experienced as itong dalawa. Guys, sinasabi ko sa inyo, yung level namin ni Harvey, grabe guys, grabe. I did my best to keep up. And for sure, makikita naman nila na nakita talaga ito. Totoo. First day pangalan taping, crying scene agad. Yeah! Oy, grabe naman sa first day talaga yung iyakan agad. Siguro sa akin, yung pagiging breadwinner ni Hope. Kasi sa family, ako rin yung breadwinner. Ako rin yung talaga nag-work para sa family ko. Ganun. So yun po. As a breadwinner si Kriza. Yes. Harvey? Siguro yung pagiging filmmaker ni James. Filmmaker. Yun talaga yung closest na. Kaya nung nabasa ko yung description ng character, sabi ko parang, pero interesting to ah. Ang galing, no? In reality, yung mga, hindi naman lang Gen Z, no? Pero yung mga tao, it happens talaga kung ano yung mga characters nyo. Ano yung mabibigay nyo na advice na lang para doon sa mga taong katulad ni Hope, ni Jigs, ni Atom na nakakaranas ng ganito. Let's say kay Atom na super A-lister siya, very ganito, driven. Ano yung advice nyo sa mga tao na ganun? Okay. So sa mga taong high achiever, A-lister,
usually kasi very high standards yung siniset nila sa sarili nila. Mm. So nakaka-pressure din at minsan, you know, you get stuck in that bubble na pag natalo ka or hindi mo nakuha yung gusto mo, madadown ka na kagad. But for people like that, you really have to, you know, learn from your experiences and really, alam mo yun, para mas ma-better mo sarili mo, you really have to learn how to lose sometimes and learn to get up from your failures. Mm. Harvey, ikaw? Ako? Base sa character ko. Yes, yes. Siguro sa character ko naman, with my character, just be more understanding of people. I think yun yung naging conflict talaga ni Jigs na parang sobrang caught up niya sa mundo niya. Be more empathetic lang. Just be kinder, be more patient towards people, be more understanding. Crazy, ikaw. Sa akin siguro, para sa mga breadwinner dyan, kasi kapag ka breadwinner ka, mabilis ka talaga parang mapagod, maubos, emotionally, physically. So, huwag niyo lang kakalimutan yung sarili mo. Magtira kayo lagi para sa sarili niyo. Mag-set kayo ng boundaries. Kahit na, alam mo yun, breadwinner ka and you want to do everything for your family, at least, like, i-prioritize mo pa rin yung sarili mo. Kasi, pag naubos ka, mahirap yun. Mahirap talaga. Based on experience ba yes, ito ni Kriza? Yes, totoo yun. Ano yung, kumbaga, parang coping mechanism ni Kriza kapag na-feel yun na nababurn out na siya, na parang feeling pasan mo talaga yung mundo? Ayun, alam to ng mga fans ko talaga na nanonood sa akin or nakasubaybay sa akin. Mahilig talaga ako mag-date myself. So, I always go out alone, eat alone. Parang yun yung nakakapag-fuel sa akin na parang nare-recharge ako. Yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, unahin niyo yung sarili niyo. And it's so nice, no, to have your me time na tinatawag. Kasi, di ba, yung ibang tao, parang they find it weird to see someone eating alone, going out alone, na parang, bakit siya mag-isa? Eh, in reality talaga, minsan it's really nice to reflect. So, there's nothing wrong po kung nakita niyo yung taong mag-isang kumakain, nanonood ng movie. Sometimes, yun yung preferred nila. Totoo yan. Pero ito, if ever na mag-switch roles kayo from the characters dito sa Zoomers, kaninong character yung gusto nyong ma-try na ma-portray? And why? Ako si Dino. Oh my God! Dino, yeah! Si ang galing pa niya. Without spoiling, bakit si Dino yung napili? Hindi, spoil mo na. Sabi ko na lahat. Unahan natin sila. Hindi na panoorin. Hindi ko lang panoorin ninyo yung without spoiling, basta may pinagdadaanan si Dino. Yun na lang. Natatakot akong sabihin. At ano yung pinagdadaanan niya? At bakit gusto niya? Makikita nilang... natin niya. Panoorin ninyo kung gusto niyo malam. Bakit kaya gusto nilang matry na i-portray yung role ni Dino? Abangan natin yan, mga pamilya. Pero, syempre, now that, syempre, as a future Gen Z stars talaga, kayo yung, kumbaga, bagong nilook up ng ating mga kapamilya, no? Given a chance to work with celebrity, syempre, for sure, may bucket list kayo, ano? Sino yung mga yon? And ano yung genre yung sa tingin yung perfect? Sa akin, may three ako talaga, super idol ko na gusto ko talaga makatrabaho. Isa, Bea Alonzo, Ann Curtis, Angelica Panganiban. Yung tatlo na yun yung talaga super... Core talaga? Yes, like super, super gusto ko talaga makatrabaho. Like, gagawin ko lahat. Anong genre sa tingin mo, Kriza, yung perfect para doon? Feeling ko drama kasi yun yung forte nila eh. So parang gusto ko na matuto from them. From like them, alam mo yun, gusto ko sila maka-eksena. Gusto ko makita paano yung ginagawa nila, paano yung techniques din nila. So para ma-adapt ko rin yun sa sarili ko kapag ka nag-gumagawa kami ng something. Alam mo yun. Bea, Ann, and Angelica. Pero sobrang hirap na nakaka-pressure yun na. Pero yun talaga yung top 3 na super dream ko makawork. Dream talaga, definitely. Ralph, ikaw? Ako siguro Papa P, Piolo Pascual. Wow. Especially yung performance niya sa recent MMFF with Malyari. Tatlo siya dun eh. Tatlo nga siya. Imagine playing three characters for one multiple role. Wait lang, meron kasi akong friend na doon nagtatrabaho. Kikwento ko lang, meron akong super close friend na doon siya nagtatrabaho. Tapos parang sa isang araw na yun, paiba-iba siya. As in, iba-iba yung ano niya. Paano siya papalipad to the next character? Yes. Internalization na kailangan. Tsaka iba't ibang dekada. Oo. Oh, diba? So, yes, totoo. Iba rin yung iba, hirap. Iba. Definite. Papa P for Ralph. Harvey, ka. Ako, siguro si Sir John Arcilia. Ay, general. Yun yung gusto historical. Ko. General. Historical. General. Historical din ako yun. Hindi. Gusto ko, parang maganda mag-father and son. Ayan. Na parang dynamic na drama na father and son type na. Yeah.
reconciliation man or something, getting closer with the father, ganun. Yun yung gusto ko gawin with Sir John. Tinder, no? Pero eto naman, syempre si Harvey, no? We all know na nag-start siya very young age talaga. Harvey, ikaw ba? Dumating ka sa phase ng life mo na parang nagkaroon ka ng tinatawag na awkward stage na parang feeling mo, hindi ayaw mo na mag-artista, gusto mo iba nang gagawin. May ganong moment ba? Paano ka, kumbaga, napabalik into acting? Yeah. For sure, nagka-moments din ako na ganun kasi tagal ko na rin sa ano. I was thinking about this siguro a couple weeks ago, couple days ago. Parang 13 years na ata ako artista. Mm-mm. Tagal nun, diba? So may mga, syempre may mga moments na natetenga ako, ganun. Right. Papaisip ako na, uy, hindi na ako nakaka-catch up sa school, ganun. Parang grabe yung oras ko dito sa work ko. May mga times na mapapaisip ako na baka hindi naman talaga para for me, ganun. But at the end of the day, kasi parang passion ko na rin kasi ito eh. This is what I've been doing for most of my life na talaga. So, siguro, end of the day talaga, uuwi pa rin ako sa acting or filmmaking or whatnot. Kasi yun na yung nakasanayan ko eh. So, yeah, but I mean, I love what I do. Lucky ako na mahal ko yung ginagawa. Pero ang galing, no? Kasi believe tayo sa mga ganong tao na kaya nilang i-balance yung studies nila sa passion talaga nila, di ba? We have high respect for that. Grabe. Kriza, ikaw naman, syempre, we all know from PBB reality show to another reality show. What keeps you going na mag-try ng mag-audition, lumaban sa mga ganitong ganaps, ganyan? Actually, nagulat ako na reality, magiging reality show pala talaga siya. Hindi ko matandaan na ever alam ko na parang magiging reality type of show siya, ganun. Akala ko talagang auditioning for a series lang, ganyan. Pero nung nandun na ako, actually nakatulong yung sa PBB kasi sanay na ako. Medyo nasanay na ako na, like, andyan yung camera habang may ginagawa. Kasi sa PBB, 24 hours, nandun lahat ng camera. And kahit saan ka magpunta, may camera. As in, may kita mo. So parang nakatulong yun sa PBB, yun. Pero kung tatanungin mo yung sa audition, kung bakit pa rin ako nag-audition, ganyan. Kasi, like, after He's Into Her, I've been focusing on my social media account. So doon talaga ako, yun, doon ako active, doon most of my work nandoon. So I think ngayong year, gusto ko naman i-explore yung acting ko ulit. Gusto ko lang bumalik, like, yun. Yun yung talagang nasa isip ko nung time na nag-audition ako for Hope. Gusto ko na talagang bumalik. Yun yung goal mo for this year talaga. Yeah. And syempre for Ralph naman, as someone na talagang bago lahat sa'yo ng ginagawa mo, gaano ka-challenging ito for you and gaano mo ito na-enjoy? Well, challenging sobra. Sobra talaga. Kasi, ayun, yun nga, like what you said, sobrang new realm ang acting. Kasi na-try ko na pong mag-modeling, mag-commercial actor, mag-hosting ng onti sa Miss Universe, sa backstage. Sample ng modeling. Mamaya na. Pero yun nga po, it's a very different thing. Kasi yung sa acting po, ibang character ka talaga, ibang tao ka. Eh, but in every other thing that I tried, I was just myself. So, but that's what also makes it so fun. Na for this amount of time, Iba ka. Ibang tao ka, iba yung way ng pananalita mo, iba yung body language mo. And when you have to take all of that into, you know, into your head, parang enjoy siya eh, enjoy. Pero kahit mahirap, nakaka-enjoy. Enjoy, yun ang mahalaga. Pero Ralph, do you consider this a childhood dream or this is someone na talagang na-discover mo through the years? Actually, na-discover ko lang siya. It was never a childhood dream of mine to actually go into the entertainment showbiz industry. Pero, you know, that's what's good about life. You never know where you're gonna end up. Yeah, actually. Tapos kung nandun ka na, edi go. Enjoying the process. Enjoy the process. Pero ito, syempre, na-mention ni Kriza, someone talaga who has a very good following on social media. Grabe naman! Huwag kayo mag-inject! Grabe naman! Check natin! Huwag kayo mag-inject! At dahil dyan, mag-get ready with me tayo. Yes. Pero ito, speaking of, syempre, social media, we all know how gaano kalala yung tinatawag natin cancel culture, yung bash. In reality, nangyayari naman siya talaga din. Kayo as someone na may influence, may voice sa social media, paano nyo ginagamit yung platform nyo to spread, you know, positivity, good vibes, ganyan? Kriza, ikaw muna. Siguro kasi pagdating sa social media, I don't like to share my vulnerable side also. Kasi feeling ko kapag gagawin ko yun, like, ginagawa ko naman, pero sobrang sometimes lang.
Kasi gusto ko pagdating sa social media ko, super positive lang. Gusto ko yung makakakuha sila ng good vibes. Kasi life in reality is hard already. So gusto ko if pupunta sila sa social media ko, yung like, ma-enjoy sila, makakapagpahinga sila. So ayoko ng too much drama. So hindi ako masyadong vulnerable or wala akong masyadong pinapaglaban pagdating sa social media ko. Pero ako naman, if like, I stand up for something, I make sure it's right, I'm educated about it, and I say it nicely. Galing. Yeah. So, hindi yung kumbaga mema lang, makisali lang sa trend, diba? Bawal. Mm-hmm. Hindi pwede. So maganda na kapag ka nagsalita, alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung totoo, alam mo yung hindi talaga, diba? Harvey, ikaw, paano mo ginagamit yung voice mo? Ako, honestly, ako kasi advocate talaga for mental health. Yeah. Sobrang laki advocate ko. And even now, I feel like I haven't done enough yet to be able to parang talk about it, open up a conversation about it. Pero given if my opportunity man, syempre di ako mag-overshare anything, pero it's just important for me na ma-validate yung mga tao na alam mo yun, yung feelings, may emotions. Pinagdadaan. Right? Yeah, yung emotions. Kasi sometimes, baka di nila nakukuha sa bahay, di nila nakukuha sa friends nila, ganun. And if they do look up to me, for some reason, they do look up to me, then sana at least manggaling sa akin. Diba? Yeah. So, yeah. And nakakatuwa na yung ibang tao, nakikita nila yung social media as a safe space nila, as hinga nila. Kasi nga sabi ni Chris, in reality, sobrang dami ng pinagdadaanan, ang gulo na ng mundo. Pag nasa social media ka, just wanna share good vibes, positivity, yun ang mahalaga talaga. Ralph, ikaw naman, how do you use your platform, your voice? Well, my social media, honestly, hindi ko siya kino-curate eh. Hindi ko siya pinagmumukhang sobrang ganda ng feed ko, ganun. Yeah. So ako, basta kung ano gusto kong i-post, I'll just post it. You're just being day-to-day life. Basta, I'm making sure that it's me. Na I'm just, you know, showing people how I really am, what I enjoy doing, you know, the places I go to. Kaya yun talaga yung mahalaga sa akin, at be authentic. And yes. You know, it doesn't have to always look nice. Sharing your life experiences naman talaga. Pero grabe, sobrang nakakabilib naman talaga yung mga creators na yung feed nila sobrang, alam mo yun, may tema, may puma. Sobrang trabaho na. Yun ang hindi ko kaya ever. Hindi talaga, saludo ako. Sponti na post. Na post, diba? Parang hindi pwede kasi ang tema mo ganito, ganyan. Saludo ako sa mga ganun kasi that's exhausting. Editing itself, ang hirap sobrang. Parang pressure, no? Kasi for some people, brand na talaga. Right, oo. Kilala sila na black and white yung mga posts nila, ganito yung tema nila. Nadine! Oo, Husay, perfect kaya example talaga. Kaya ang galing niya. Nako, pero eh, going back sa Zoomers, mga kapamilya, no? Please invite nyo na ang ating mga kapamilya na suportahan. Patuloy na panoorin ng Zoomers. Go ahead. Go, Harv. Hello po, kapamilya. Abangan nyo po ang Zoomers. That's every day, Monday to Friday, 10:15 p.m. sa prime time. Abangan ninyo yung mga ganap na mangyayari sa show, kung ano nga ba yung tinatago ni Atom, ang relationship ni Hope, Johnny Jigs, yes. And yeah, for more like high school, senior year drama, abangan yung Zoomers. Yeah, mapapanood niyo po yan sa Kapamilya Online Live, Channel A to Z, TV5. YouTube. And after po noon, after 10:15 p.m. if hindi niyo po napanood, nasa YouTube, nasa ABS-CBN YouTube channel po yan. So if gusto niyo maka-catch up, nandun lang po lahat ng episodes na gusto niyo mapanood. Check it out. Yes. Kaya Gen Z man kayo o hindi, alam niyo, para sa lahat ang kwento naming Zoomers. Kaya abangan niyo po yan sa lahat ng channel at 10:15 at night. So, yes. Ayun. Ayan kapamilya. Tonight, mapapanood natin yung episode 3 ng Zoomers. Kaya naman, tutukan natin. Sobrang daming ways and platforms for us to watch Zoomers. Kaya kapamilya, don't miss it. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok via Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa ating website dahil may mga challenges pa tayong inihanda for our Zoomers. Kapamilya, lipat na and see you guys there. Bye! And we are still live, dire-diretso na tayo for our first challenge. Ito ang ating Shoot the Ring Challenge. Sa challenge na to, kukunin lang natin, nakatayo tayo, kukunin lang natin, ilan ba to? So I think we have 2 rounds para sa isa't isa. 2, and then 2, and then give 1 to Ralph na lang later. Ano? Kailangan yung color mako-coordinate siya doon sa color na nandun. Pagka hindi nyo na shoot,
may mga cards tayo dito at kailangan nyo lang sagutin or gawin kung ano yung sinasabi ng card. Alright. Okay. Alright. Who wants to go first? Ladies first ba? Ladies first. Okay. Ladies first. Palaban nga. O yung daya nyo. Ladies first. Gentlemen okay. lang kami. Shoot the ring challenge with Ralph, Harvey, and Kriza. Let's start with Kriza. Okay. Kulay dilaw. Uy! Nakaka-pressure lang ng dilaw. Pinakamalapit. Oh my God! Ang galing! Sablo ko na! Ang galing! Palit tayo, Harv! Kaya kay Harvey yung blue eh. Dahil dyan, bunot muna, Kriza, for our first... Akaga isang wrong bunot. Bunot. Alright, so, Kriza, since mali ang na-shoot mo, kailangan mo bumunot sa ating card. Let's start. Bunot, Kriza. Nilalaro niyo ako dito, kapamilya dyan. Parang walang walang tanong dun sa ano net. Next! Hindi siya match parental. Babasahin ko ah. Parental guardian, shot ang may mga anak na. Harvey, dito kasama ang mga fur babies. Uy, wala ako. Okay. Bunot tayo, Kriza. Simula sa'yo, magbigay ng show sa ABS-CBN. Yun! Perfect! Yun. Simula sa'yo, magbigay ng show sa ABS-CBN. Yung right now na show. Oo, tapos pasa. Hanggang maubos. Kung sino yung hindi makasagot, kakain ng ating fresh kamyas. Okay. Ano ba ito? Yung running show? So pwede yung mga... Hindi, sige, pwede rin yung kahit yung mga past. Zoomers. Running? Running. Yeah, he's into her. He's into her. Can't buy me love. Batang Quiapo. Pira-pirasong paraiso. Okay. Oh my God, that's what I was gonna say! Wait lang! Five. Hoy, ang daya! Ang daya! Binilangan! Bakit yung pizza? Show. The House Arrest of Us! Dirty Linen. Ay, ganda. Five. Four. Three. TV series. Kasama yung I-1. I-1? Bro, ang dami. Eh. Ang dami nga eh. Pinakabahan ako. Ten. And then five. Four. Three, two, one. Ay, shot. Welcome to Kapamilya Chat. Oh my God! Mind block. Ay, maliit. Go. Ay, minsan yung mas maliit, ay yung mas maasim talaga. Ubusin mo yan. Never pa ako nakakain yan. Ang laki ng kagat mo, boy. Sobrang asim. Mm. Water, please, for asin. Ano? Wala. Alright, so next round tayo, Harvey. Go, Harv. Color red. Shoot mo yan. Kulay pula. Pakilala ko sarili. Go! Sino ka? Pakilala mo kung sino ka. Ah! Pasok oh sa God! Maling kulay. Nagkabaliktad tayo. Hindi dapat ba? Ano, akin yung black eh. Bunot. Dahil dyan, bunot. Pilian mo na maganda, Har. Bato pick. Magpag-jack and poi sa katabi, left. Ang matalo ay kakain ng kamyas. So si... Ralph yun. Makakadami ako dito ah. Ralph, para mabubusog ka siya kami. Yung talo, kakain. Siya ang kakain. Isang bagsak. One round lang. Bato pick, tas ano. Okay. Okay. Wait. Isip lang ako. Go, guys! Oh, three. Best of three. Razor 3, maganda. Okay. Bilisan natin eh. Sige. Go. Bato pick. Ala! One. Bato pick. Last one for Ralph! Okay. Ang galing na Ralph! Competitive po silang dalawa, kapamilya. Oh! Perfectly! 3-0, Ralph. RD? May pent tubig. I'm so sorry. Water, please. Okay lang yan. Ihanda na natin ang ating water. Dito na lang. Oh no! Handa natin yung water. Ang galing, mukbang pala ng kamyas dito sa pamilya chat, no? Kaya siya si Atom eh. Perfect cast. Thank you po. Oh, okay. Okay, game. Ready? Go, Harvey. Buo ah. Buo. Nahirapan mo. Hoy, half lang. Oh my gosh. Perfect na perfect talaga. Welcome to Kapamilya Chat, Harvey, no? Next round. Kasi dito siya po. Oh my God. Go, Ralph. Green. Ay, pinakamalapit sa kanyang green. Galingan mo, Ralph. Go, Ralph. Ay! Ang galing mo. Palaban talaga siya. Atom si Atom nga talaga okay. siya. So, color black naman si
Kriza, go ahead. Okay. Yay! Let's go! No. Let's go! Palaban na po silang lahat. I-out lang natin. Oh my God, grabe yung pressure, ah. Pa-pressure ko. Blue. Go, Harvey. Okay. The pressure galing, is on galing, you, galing. Rob. Na, ito na. Pasok yellow. Yan. Pasok mo yan. Sayang! Ano, feeling ko. At least, lahat kayo naka-experience bumunot sa ating magic cards. Yes. So, go ahead, Ralph. Ang nakasulat ay... Justin Baby. Siya't ang pinaka-baby o youngest. Kakain ng kamis ang youngest. Talagang sinadya mo yun! Para lahat tayo! Nakasulat talaga siya. Kakain ng kamis ang pinaka-baby or youngest player. Yes. Ha? 26 na ako! Wow! Oh, yeah. Joke lang. Andaya nyo! 19! 20. 22. Ha? Kala ko 17 ka! Huy! So, Kriza, ito na ngayong water. At least lahat sila nagmukbang na nga kamias, no? Pagayin lang ako kakain nito. Never pa in my life, ha? Talaga? Totoo, never. Mahilig ako sa mangga, pero ito, never. Tignan natin kung mag-e-enjoy ka. Sarap yan. Wait lang. Okay. Sarap. Ang asim. Kumusta, Kriza? How's the experience? Tolerable naman. Ang asim. Gagawin pa ulit? Hindi na. And that wraps up our Shoot the Ring Challenge. And for our final challenge, pagkatapos namin meron kayo, pa. Pag mukhasim talaga, ito naman ang ating actingan challenge. Okay. With a twist, syempre. May ipapanood lang kaming eksena. And then, kailangan nyo lang ito bigyan ng sarili nyong atake base dun sa twist or sa emotions na sasabihin ko. Okay. So, let's start with the boys this time. Okay. Panoorin natin ang clip na to. Kapamilya, let's all watch this. Almost died. And every day, I wished I did. Tell me! At kapamilya, yun po ay ang napanood natin ng clip from Starting Over Again. Now, Ralph, it's your time to do it. Pero ang twist, ang emotion na kailangan mo ipakita ay natatakot. Natatakot. Ang linya ay, I almost die and every day I wish I did. Tell me. Laro kayo dito, ah. Nilaro ang Zoomers talaga. Nilaro ang Zoomers. Takot? Yes. Takot, bro. Takot. Actor. Hala, nakakatakot nga. Wah! Ganun. Ayan na si Direk Chade. Hey! That's all about time, Direk Lauren! Ayan na si may Direk panel Lauren. Din dito eh. 3, 2, 1. Actors cue, actors cue. Go. Wait lang. Go na. Tatayo ba? Upo lang. Kung saan ka comfortable. Eh! Yes! Ayan na! Ayoko mapahiya eh. Go. Take your time, Ralph. Laro lang. On the spot naman to. I almost died. And every day, I wish I did. Tell me. Hey! Ah! Palakpakan natin. Grabe, yung mata niya, no, nagsasalita na talaga. Minatamata tayo ni Ralph talaga. Now, Harvey, ikaw naman. Same emotion na lang din. Para so, kay Kriza nga yung mahaba. Yes! Ang taya! Same din. Yes. Natatakot. Actors here. Di ready. Kaya naman ito ng impromptu eh. Takot? Okay. Okay. I almost die. But every day I wish I did. Tell me! Boom! Hey! Ang pangit nun.
ibang level. I-cut na lang natin. Hindi ko nakita please. Eh. Hindi ko rin nakita eh. Hindi ko rin ramdam. Hindi ko rin ramdam yung tao. Pero kasi nga naman, pero, bro, impromptu talaga impromptu, siya. Yeah, impromptu naman kasi. Nako, ito naman, panoorin natin ang clip for Kriza. Yeah. Let's all watch this. Ano gusto mo sabihin ko, Ned? Ano gusto mong maramdaman ko? Mahal mo ko, pero hindi mo naman kaya paglaban yung pagmamahal mo sa akin. Gusto mong maniguro? Oh. As Julie na magdangal si Kriza pala dito. Carmen. Anong emosyon to? From loves kita, okay ka lang. Ang emosyon na kailangan mo ibigay ay yung sagad na nagmamakaawa. Bakit naman? Pinapayok! 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 Kala ko ma-joke-joke lang! Direk Loren! Sabi niya kanina. Sabi niya kanina gusto niya drama. Oo, oh, totoo. Hoy, hindi na. Bakit nandito ba si Miss Angelica? Sabi ko Miss Angelica. Ay, pakilala mo na sarili. Hindi ko kaya. Pakita mo kung sino ka, Kriza. Okay, wait lang. Laro kayo. Di ako makapag-ano dito. Di ako... Di ko ma-ready yung puso ko. Wait lang. 1 minute. Ay, go. 30 seconds. Go. Ako. Joke lang, di ba? Okay. Teka lang. Gusto mong sabihin ko, Ned? Anong gusto mong maramdaman ko? Mahal mo ako, pero hindi mo naman kaya ipaglaban yung pagmamahal mo sa akin. Nakakaiya! Hindi ko ginalingan nyo! Grabe, sabi 30 seconds, pero wala pang 30 seconds. Okay, game. Okay. Bigla siya nagsalita. Grabe. Pero ayan yung ilan lang sa mga... dapat natin abangan sa Zoomers kung anong emosyon ang ibibigay nila at ipaparamdam sa ating lahat. Yes. Thank you so much, Harvey, Ralph, yes. And Kriza for being a good sport sa ating mga palaro talaga. Mga patim pala. Again, before we end, please do invite our kapamilyas to watch and support Zoomers. Go ahead. Again, mga kapamilya, iniimbitahan po namin kayo manood ng Zoomers. Monday to Friday po yan, every 10:15 p.m. sa Kapamilya Online Live, A to Z, TV5. And sa YouTube. Yes, sa YouTube. Ayun. Please, abangan ninyo ang Zoomers 10:15 p.m. sa prime time. Kung di nyo po mapanood yun, after nun, i-release po siya sa YouTube. And yeah, I hope you enjoy. Madami pa kayong aabangan, mga kapamilya. Ang dami pa pong mangyayari, hindi pa po tapos. At hindi pa po malapit matapos ang aming series. Yes. Kakasimula pa lang. Mm-hmm. Kaya abangan nyo po ang mga ganap sa Zoomers. Thank you po, kapamilya. Support, mga kapamilya. Zoomers, supportahan po natin to. Grabe. Sa mga kapamilya natin na tumutok mula simula until this moment, sana naramdaman nyo yung roller coaster of emotion na naramdaman ng ating mga kasama today, from masayang kwentuhan, to nangasim sa kamyas, to iba-ibang emotion sa aktingan. Thank you so much once again, Ralph, Harvey, and Kriza for joining us. Muli, kapamilya, ako po si Jerry Maya at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Have a good day. Bye! Bye. Kapamilya Chat!